Tuloy-tuloy na po, minamahal, dadakon po tayo ating pag-aaral ng salita ng ating Pinoy Lapayanis. Kailin po, Bilabod Choir, dito po kayo sa may harapan, minamahal. Praise God, salamat po at Bilabod Choir. Puhay mo po dyan sa may likuran, minamahal, dito po kayo sa may harapan. Praise God. Minamahal, bilang pagbibigay galang po sa banal na salita ng ating Pinoy Lapayanis. Kailin mo na po, minamahal, panandala po tumayo, minamahal. At po, akin na po, binibigay buong pagkakataon sa ating Bilabod Ordained Preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Maganda nga po, maminamahal. Tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo dumako sa pinakamahalagang bahagi na ating banalagawain. Ito pong pakikinig na salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat pabagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan namin pinakamamahalang Panginoon, kami po'y minsan pa malapang sama-sama po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, dakilan Diyos, sa pagtanggap po ng aming pagsamba, pagtanggap po ng aming mga paglilingkod. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapanginoon. At minsan pa, dakilan Diyos, lumalapit muli kami, pagpalain mo po'y mga salita. Langisan mo po yung mga banal na salita, malapanginoon, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Dalangin po namin kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, malapanginoon. Ipaunawa mo sa mga minamahal na makapatiran ang kalagaan ng mga salita. Dalangin po namin, malapanginoon, i-revive mong aming pananampalataya. Patuloy kami maging masigasig, malapanginoon, sa paglilingkod sa iyo. Hanggang sa pagbabalik mo, malapanginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga kamalian, malapanginoon. Sumaamin kayo, dakilang Diyos, at aming sinasabi sa wailat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isa malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa John chapter 19 verse 30 at mamaya sa Philippians chapter 2 verse 6 up to 8, nais ko po muna, maminamahal, magbigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati, pagdakila, karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved Evangelist Will de Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po, maminamahal ang mga minamahal natin mga manggagawa, mga uwit manunugtog sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatir natin sa Ibayong Dagat, at nagpapaabot din po ko ng pagbati sa ating mga minamahal ang mga beloved preachers natin, kasama po natin. At minsan pa maminamahal, kindly basahin po natin ang mga banal na salita ng Diyos, maminamahal. Panawain po natin ang sinasabi ng Biblia, maminamahal. John 19 verse 30, tsaka Filipos, dagdag natin Filipos 2:6-8. Dito po sa 1 Kapitulo 19, talatang 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, maganap na, at inuyok-ayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dito po sa Filipos Kapitulo 2, talatang 6-8, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nagmanyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong ito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa cross. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po natin what Jesus accomplished at the cross. What Jesus accomplished at the cross. Ano, maminamahal, ang naisakatuparan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa cross. Dito po sa mga talatang nabasa po natin, maminamahal, iyong sabi ng John 19 verse 30, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.
Sinabi rito, maminamahal ng ating mahal na Panginoon, it is finished. Naganap na. At pagkatapos ay iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Maminamahal, ang ibig sabihin po ng tinatawag na it is finished, ang ibig sabihin niyan, maminamahal, ay mission accomplished. Mission accomplished. It is finished. Dahil naparito ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, siya'y naparito para mamatay sa krus. Sabi, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa pagka-Diyos, kundi inubad niya ito at nagpakaalipin. At nang siya'y naging tao, maminamahal, sabi ng Biblia, siya'y nagpakamasunurin, oo, nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Mga minamahal, bakit kailangan gawin ito ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit kinakailangan, maminamahal, ang ating Diyos ay bumaba? Magkatawang tao, maminamahal, anong meron? Anong mangyayari kung hindi gagawin ng mahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos, ang dakilang bagay na yan, maminamahal? Sinabi ng banal na kasulatan, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, wala tayong kapatawaran, wala tayong kaligtasan, walang katubusan ng ating kasalanan. Sabi nga ng Biblia, kung sa buhay lang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo ang higit na kahabag-habag. Napakaraming mga trahedya, napakaraming mga magaganap, maminamahal, na kalagim-lagim sa mundo. Maraming kalagim-lagim na magaganap sa mundo, mga minamahal. Yun lamang matinding init ngayon, nabubutas na yung ozone layer. Once, mga minamahal, na tuluyang nabutas yan, pati katawan mo maagnas. Pati mga plastic, mga bakal, matutunaw. Ang daming magaganap, maminamahal, bukod yan, meron pang 12,500 nuclear bomb ang buong mundo. Mga bansa, maminamahal, na pinasok ng hangin sa ulo ang mga presidente nila. Imbis na gamitin ang pera, maminamahal, sa pagtaguyod ng kalang bansa, gumawa ng mga nakawawasak na sandata, yung nuclear bomb. Na isang nuclear bomb, kayang gunawin ang isang bansa. Imagine, maminamahal, ilan lang ang bansa sa buong mundo. Siguro 198 countries lang. Pero ang nakatanim, maminamahal, na nuclear bomb, 12,500 nakatanim sa buong mundo, maminamahal. Nandiyan pa yung pagbabanta, maminamahal, ng earthquake. Pag pumuputok ang bulkan, maminamahal, naglalabasan ang mga buhangin, mga lava. Lalabas ang mga lahar. Vacuum na, wala nang laman ang lupa. Tignan nyo dyan sa Iba Zambales, Tunet-Tunelada, ilang libong mga lupa na ang hinahakot, ibinibenta sa China. Gumagawa sila doon ng artificial island galing sa Zambales, galing sa lahar. Saan galing yung lupa na yun? Sa ilalim. Kaya mayroong prediction, maminamahal, ang PBOX magkaroon ng big one. Anytime, magkaroon ng lindol, magkaroon ng matinding malakas na lindol na nakasulat sa Biblia. Bukod yan, maminamahal, pagkatapos na mamatay ang tao, mayroon pang impyerno. Pag namatay siya, may impyerno pa. Pagkatapos ng impyerno, mayroon pang dagat-dagatang apoy. Kaya ganun na lamang, maminamahal, ang malasakit ng ating Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Siya'y bumaba, sabi ng banal na salatan, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging yung alipin at nagpakamasunurin, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kasi kung hindi niya gagawin yun, maminamal, walang pwedeng iandog sa kasalanan sapagkat ang dapat maging andog sa kasalanan ay walang dungis, walang kasalanan. Si Kristo lang ang walang kasalanan, ang Diyos lamang ang banal. Ang Diyos lamang ang walang kasalanan. Lahat, sabi, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, maminamahal, nung hinuli ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kumuha ng tabak si Pedro. Tinaga niya yung tenga ni Marcos. Nagalit ang malapanginoon. Pinagtanggol na ni Pedro ang malapanginoon. Ayaw niyang mahuli na mga Roman soldier ang ating malapanginoon sa Kristo. Kinuha niya yung tabak para harangin lahat ng uhuli sa malapanginoon. Nagalit pa ang malapanginoon kay Pedro. Pedro, isukbit mo ang yung tabak. Inaakala mo ba na hindi ako pwedeng tumawag ng mga 12 legions of angels para sakluluan ako? Hindi ko ba kaya na magpatawag ako ng 12 legions of angels, 12 legions of angel, na bawat isang legion equivalent to 10,000 angels, bawat legion. E 12 legions, sabi niya, pwede akong tumawag ng 12 legions of angel para tulungan ako. Hindi mo na ako kailangan tulungan. Pero kung tatawag ako ng anghel para sakluluan ako, para hindi matuloy ang pagpapako sa akin sa krus, paano maisa sa katuparan ang pagtubos ko sa kasalanan ng mga tao? Paano magaganap ang kasulatan? Amen! Imagine, maminamahal, 12 legions of angels. Isang angels lang kayang pumatay sa 2 Kings chapter 19 verse 35. Kayang pumatay ng 185,000 Syrian mga sundalo. Kayang pumatay, ang isang angel kayang pumatay ng 185,000 na mga sundalo. Isa lang ha, na ang angel. Tapos pag tumawag pa siya ng 12 legions of angels, equivalent to 10,000 bawat legion. Napakarami nun, di wala talagang magagawa ang tao sa kapangyarihan ng Diyos. Pero pinahintulot niya na siya'y mamatay sa krus para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen! Kaya nga, maminamahal, dapat malaman natin ano po, maminamahal, ang nagawa, ano po ang katuparan na nagawa ng malapanginoong Jesucristo sa krus. What Jesus accomplished at the cross, sabi rito, maminamahal, una-una, ito po ay tinatawag na expiation, pagbabayad sa sala. Expiation. Ibig sabihin, save us from punishment of sin. Paki, ano nyo ba, yung spelling dyan, kaya nga kinuha natin eh. Pakilagay nyo dyan, magbintan sa, ano. Sino ba kumuha nyan? Inuwakawa yung preaching, hindi naman nilalagay. Paki-take note niya. Expiation. Ito po'y pagbibigay sala. Sabi, save from punishment of sin. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayo po ang dapat mamatay sapagkat tayo po ay makasalanan. Amen. At ang kabayaran ng kasalanan, maminamahal, ay kamatayan. Dapat tayo po ang dapat mamatay tapos itapon sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, sabi ng Biblia, ito po'y pagbabayad sala. Pagbabayad sala. Siya na ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya na ang namatay para sa atin. Sabi ng Biblia, bagamat siya'y Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. At nang siya'y naging alipin, siya'y nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Ibig sabihin, siya na ang namatay para sa atin.
Sinabi ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay nang dahil sa atin. Kaya nga, ang unang unang katuparan, maminamahal, ang unang kaganapan na ginawa ng Malapanginoon sa krus, sabi ng Biblia, yung pong pagbabayad sala. Binayaran niya na yung sala natin. Yung kabayaran ng kasalanan, siya na ang nagbayad, siya na ang namatay para sa atin. Kaya nga sabi ko, mababasa natin ng Roma 8:32. Sabi po rito, kindly basahin natin ang Roma 8:32. Dito po sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling alak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. 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 Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Ang tinutukoy na anak dyan, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon Diyos na nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Pag binanggit yung katagang anak, maminamahal, yan po ay nung nagkatawang tao ang Diyos. Hindi ipinagkait, sabi siya na hindi pinagkait ang kanyang anak. Sa madaling salita, siya na hindi pinagkait ang kanyang sarili dahil sa atin. Ipinagkait, hindi niya ipinagkait, ibinigay sa atin para mamatay sa krus, maminamahal, upang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen. At sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan na naka Kristo Jesus na Panginoon natin sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Biro mo, maminamahal, ibinigay niya ang buhay sa iyo, ibinigay niya ang buhay para sa atin. Ang inihingi lang ng Diyos sa atin ay pananampalataya. Sumampalataya tayo sa Kanya. At ang totoong pananampalataya, maminamahal, magkaroon ka ng tinatawag na commitment. May commitment ka na ibibigay mo ang iyong buhay para maglingkod sa Diyos. At sabi ko nga sa inyo, ang Kristyanismo ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa. Bakit? Sa ibang reliyon, sila ang nandang mamatay para sa kanilang Diyos. Papatay sila para sa kanilang Diyos. Mamamatay sila para sa kanilang Diyos. Pero ang Diyos ng Kristyanismo, ang Diyos ang namatay para sa atin. Amen? Siya na ang namatay para sa atin. Ayaw niya na tayo po'y magdusa. Ayaw niya na tayo po ang magbayad ng kasalanan. Ang mahal na Panginoon na ang nagbayad para sa ating kasalanan.